Simula nang tumira si Senador Sonny Angara sa bahay na ito, nakuha raw nila ang tamang timpla ng katahimikan sa maingay na lungsod. At para lalong ma-enjoy ang tanawin dito, naglagay sila ng iba't ibang klase ng upuan tulad na lang ng gawa ng sikat na furniture designer na si Ann Pamintuan. Oh, Carla, welcome. Okay, so ito yung mga anak ito mo. Ito yung bunso, si Javier. Ito yung panganay, si Manolo. Grabe, ito mukhang kabukha mo si Javier. Ito si Manolo. Itong beauty namin, si beauty. Ines. Ines, beauty, say hi. Siyempre, parang nanay niya, si Tutsi. Si Tutsi, kamukha mo si Manolo. Manolo. Wala pa sa politika, nakatira na sa bahay na ito ang pamilya ni Sonny. Ang tema nitong Asian, binuo sa tulong ng kapatid niyang si Ana Angara. At dahil mahilig siya sa sining, nagmistulang gallery ito ng mga obra ng mga sikat na local artist tulad ni Griggs Ocampo. Anong favorite niyo dito? I like this work. I like this one also. This is by a guy named Andoy Solon. He did it. He was only graduate lang niya ng VUP Fine Arts. Ang ganda kasi para siyang puzzle, di ba? Parang iba-ibang. So, pero actually, yeah, interchangeable siya. So, very interesting. Nice, nice. Ang ganda nito, may nakasulat dun sa mirror, ignorance is not bliss. Kaninong no. idea yan? Well, it's not, it's the artist. No? Si, his name is Ed Enriquez. Mm-hmm. He's, hindi din siya masyadong young artist din. So, maganda eh, di ba? Parang kakaiba. You don't see that kind of art very often. Mm-hmm. Ano, Tutsi, sang-ayon ka ba dito sa pag-iing design ng asawa mo? Actually, he's 100% the one with style. Talaga? And he has good taste also in terms of choosing the paintings. Siya yan lahat. Sa kanya lahat ito. Bukod sa paintings, mahilig din ang mag-asawa sa mga pampaswerte sa bahay na makikita sa ilang sulok nito. Ano daw ibig sabihin niya? Hindi kasi every year, hindi naman kasi it won't hurt, di ba, to consult the advice of feng shui. So, iniiba-iba lang namin yung mga posisyon ng mga dragons, mga eighth wheel, mga wheel of fortune. Mga masaswerte daw yung eight. Masaswerte. Ah. And then there's mga, it depends, flaming wheel. It's para hindi mainit ang ulo ng mga tao sa bahay. So, it depends on... So, umuobra ba? Mainitin ba ang ulo ni Sonny? Umuobra, kasi very cool and very balita cool. Balita ako, alas ko dur ka daw eh. Sa apat na magkakapatid, si Sonny lamang ang sumunod sa yapak ng kanyang amang si dating Senador Edgardo Ngara. Hindi dahil sa siya ang nag-iisang anak na lalaki, kundi dahil hilig na rin daw niya talaga ang politika. So how different are you from your dad? Pareho kaming abogado, pareho kaming mahilig magbasa. Well, we're both, what would you say, parang hindi kami yung talagang outgoing or gregarious na Mm-mm. personality. Mm-mm. So talagang may konting similarities, pero may konting pakaiba. I think mas, because of the generation, mas informal din ako. I think people have to call him Senator. Sa akin, people are comfortable calling me Sonny. Mm-mm. I think that's one difference. Tapos, mas into sports ako. He's not really into sports. Bago sumabak sa Senado, naglingkod ng 9 na taon si Sonny sa probinsya ng Aurora bilang kongresista, habang senador naman ang kanyang ama. Laging na pag-uusapan political dynasty, mm-hmm. lalo pa ang pamilya ninyo kilala sa politika. Ano ang pananaw mo tungkol dito sa political dynasty? Natatawa nga ako eh, after the last election, Karo. Kasi sinasabi yung mga aga, tagal-tagal nyo na dyan, hindi kayo matanggal dyan. Eh yung uncle ako natalo eh, for election sa ano. So, it just goes to show na yung mga tao, pinipili nila yung gusto nila, diba? Tapos, yung dynasty, hindi naman automatic yan eh. Mm-hmm. Parang just because you're an Angara, mananalo ka. Maraming Angara na natalo din sa politika. Mm-hmm. So, nakikilaho kami sa demokrasya at kung pinipili kami ng tao, sinusubukan naman namin magbigay ng magandang servisyo. But is the Angara family a political dynasty? Yeah, I think so. I think we're a political dynasty. I think you cannot deny that. Mm-mm. But hindi naman kami yung traditional political dynasty na we maintain power. Wala naman kaming private army. Hindi naman kami lumaki sa politika. Mm-mm. Yung father ko was a lawyer bago Mm-mm. siya. 53 na siya nung pumasok siya ng politika. I've said that since the election that I'm in favor of the... Basta 1 or 2 degrees of consanguinity. Ibig sabihin, yung asawa mo, hindi pwedeng tumakbo rin. O kaya yung tatay mo, yung anak mo. I'm in favor of that. So pabor ka na magkaroon ng ban on political dynasties? I would support it because yun ang nakalagay sa saligang batas, Kare. Yun ang polisiya ng saligang batas. Mm-hmm. Na we must enact a law on political dynasties. Eh, pero matatamaan kayo niyan. Well, hindi rin naman masyado dahil nag-retire na yung father ko. So, he's not really involved in politics.
At wala. Tapos yung misis ko, hindi naman niya balak pumasok ng politika. But maybe it's good also to give others a chance.